from JP. I love this. Nagiging medical na tayo ngayon dito. Pero speaking of inject, mukhang hindi naman ata, wala namang whatsoever any ano eh, factor ngayon ng Omega on how to adjust this eh. Ako, ang iniisip kong adjustment for Omega, hindi in-expect ng Omega yung ganun kadisiplinadong galaw sa mga sa katulad ng mga teams or organizations like Echo. Akala nila aggressive yung magiging playstyle. Akala nila susugurin sila dahil may Natalya nga naman. So right now, for Omega, nakikita nyo na na tempo-based game yung kalaban nyo. So might as well just go all in. Pakita nyo sa amin yung chaotic na Omega na talagang guguluhin yung kalaban. Na if ever gusto nilang mag-ganong playstyle ulit, okay. Pero pipilitin namin kayo lumaban. Go back to the roots, ika nga. Smart Omega ngayon ay nasa blue side. First ban onto di Natalya. Equalizing ngayon, early game disruption sa side ng Echo. Chantel. Nice ban for Omega. I think kaya naging effective kanina yung rotation or yung playstyle ng Echo was because of the information then and instant to a possible kill because of this na Natalya hero. So para sa Echo, ayaw naman nila ng mga heroes ni Renjo. Most likely pag masha kasi it's not the usual masha na binibigay as post 5. Mm-hmm. Kay Renjo yung binibigay. So pwedeng nililimit nila dito yung pwedeng gamitin ni Renjo na heroes or they could go for heroes that are meant for Ryzen. But I believe this is more on the setup na type of hero having the Valentina. Hindi na talaga siya ma-open. So now for Omega, they could choose if they will ban the Faramis or hayaan nila na Echo yung mag-ban nun. And they could go for other heroes like 1-1 kung iba yung kukuhanin nila as a priority pick. Although, knowing Omega, they also know na, or Kelra is known for using the 1-1 din. Although, ang dami din kasing heroes na pwede pang gamitin ni Kelra. Okay, dito natin makikita on how are they targeting Echo sa side ng Omega. So, third ban, they could either take down 1-1 or even yung Beatrix or kukunin nila dito on their own. Echo Philippines. Ano ang tatanggalin ng Omega sa kanila? Tinanggal ang Akai. Ngayon, Echo, will they ban out a Faramis? A Faramis is open right now. Well, Fanny, good point there. Yung Fanny dito ni Ryzen. Kumaga parang sa Echo ngayon, iba na nila si Fanny since nakuha na din or binan rather ng Omega yung Akai. Pero ang dami kasi ma-open. If they are to give the Fanny, meron kang Beatrix, meron kang 1-1, mamili ka na lang. Pero, yeah. Pag hindi, ang dami. Will the gold lane be the priority here? Ang kwento na lang kasi dito, I don't think it's more on the priority, pero pakiramdam ko, it's more on picking your poison eh. Ano nga ba yung mas manageable sa'yo? Fanny ba o Faramis? At nag-decide ang Echo na mas manageable ang Faramis kaysa sa isang Fanny. Okay, now position 5 Faramis for Omega. Also giving up the Beatrix and the 1-1 for Echo. The good thing here is, it's nice that you've mentioned two heroes agad kasi palitan eh. Kung ano yung piliin ng Echo, automatic yung isang hindi. Yun yung kukuhanin nila. Mm-hmm. Parang pwede nilang kuhanin and it's open for them. Now for Echo, since they have a Faramis sa kalaban nila, as much as possible, ayaw nila ng mga melee heroes. Kasi mm-hmm. when we say melee heroes, parang gusto mo yung suntukan. And ganun din yung gusto ng Faramis. Kasi yung range, kumaga ng cult altar niya is nandun. So for Echo, nice, digi pick for Echo. And we've seen this a lot of times na when you have Faramis na kalaban, automatic, you have to choose Dogie. Okay. So deny. So si Dogie, hindi siya kasing, sorry for the term, pero hindi siya kasing broken ng isang Faramis. Pero kasi yung time's journey, yung magme-make sure na makakaalis kayo dun sa cult altar nang hindi kayo nababawasan ng isang member. So ngayon ang focus ng hero na to is just designated to one member ng Omega. Para hindi ganun kalakas yung power spider, even the damage. For Omega ngayon, it's gold lane time. Marksman, Claude, ni Kelra. Hindi sila mag-i-stick doon sa double fighter setup na ginagawa nila. Especially kasi hindi din nila pinapriority yung link ngayon whatsoever. Echo, on the other hand, parang damdam ko, pwede na sila kumuha ng jungler ngayon kung
kung pipilit nila. Pero I'm thinking more on XP lane or mage ang kukunin nila. And pwede mage. Pwede mage, pwede jungler. Pwede jungler. Mage, pwede jungler. Pero flex pa rin to. Pero feeling ko for the side of Echo, ito na yung jungler nila. Pakito. Since possible. Parang suntukan agad. Para dito sa lineup na Echo. So for Smart Omega. Ito nakarinig ako ng ano, Ling. Oh, tama. Hindi Pakito, it's a Ling. Mm-hmm. Oh, it's a Ling for Echo. So, kumbaga, since kinuha at prioritize dito ng Omega yung Kelra hero, mag-prioritize na agad sila ng hero for their jungler, for Zyde rather, para hindi na maging option for Omega to choose that hero. So, Esmeralda binandito ng Echo. Open, by the way, para sa side ng Omega yung, yan, kagaya niyan Pakito, since ginagamit din siya ni Ryzen. So, they could also have the thumbs para ma-force out yung Digi actually na gamitin agad yung Dime's Journey since more on dive ang isang thumbs. So Lilia more on the burst. Yes, kulang pa ng burst talaga dito yung side ng Echo. Pwede pang iban ng Omega yung mga pang late game heroes. So they could ban Cecilion. They could ban out Lunox actually. And mahirap pala against Faramis. So, pwede nilang ban dito sa Cecilion. Yung mga AOE burst damage. Tapos pang reach din sa Beatrix, no? Kagura pa rin. Oh. Farsa. Pero I think it's the Karina. Dinedenay ngayon ng mga heroes ni Ryzen. Open pa rin ang thumbs. Baksha if they want to go jungler type. Na tank jungler. Sa side ng Omega. Kaso, ang dating naman nun, kapag ginawa mo yun, is nakafocus kayo sa pagbubuhat ni Kelra. Yeah. So, Baksha tank is a possibility ginagawa ni Ryzen yan. Pero I was thinking more of, baka naman na pwede tayo makakita ng isang Ryzen na mabagsik dyan. Parang mga, I don't think Roger is a good pick right now, definitely. Pero, I feel that OMG, pwede silang kumuha ng isang panggulat dito. Pero I'm not setting it in stone. There's that possibility. Pero tingin ko, mas nakalean tayo towards tank. Jungle. And actually, nice prediction, Tel. Cecilion nga yung tinanggal. Oo, kasi diba yung trend ngayon for Omega, ayaw nila ng burst na continuous. Kasi they'd rather have Kagura na after that ganyang overturn, that's it. Ang spam mo nalang na skill is ililipat-lipat mo yung payong. So, pwede nilang i-counter yon with that cult altar. So, for Omega, they could go for Thams, Balmond. Yung any hero na kapag ka nakita nila yung Digi, mapo-force yung Digi to use the Time's Journey. I think Balmond is not a bad idea. Pwede. Uranus is good. Basta yung mga pang-front na, teka lang, masakit. Tapos kailangan ko nang makatakas. Time's Journey, let's go. Parang ganon. Yung parang pang-force out lang, eh, no? Oo, na, teka pang lang. Pang-force out. Pero yan, nagbabalik ulit ng Uranus pero sa kamay na to ng Omega. Ano ngayon ng jungler ng Smart Omega for the last pick? Thams. Yan, Thams and Uranus. So this time around, for Omega, ang dami na mga pang-frontline. Nabanggit kanina that this could be a type of draft we're in. Naka-rely sa magiging farm and damage ni Kelra. But this is going to be super late game. They have to force a double laning for the marksman. And they go for a Lunox. Ladies and gentlemen, tatlo ang Brusco sa side ng OMG. At ano ang pagsagot sa Brusco? Lunox. Magic penetration at its finest. Yung paggagamit nun, yung pag-utilize nun, you can't ask for a better hero than her. Mukhang i-deny ngayon sa composition ng Echo ang lineup ng Smart Omega. It's the execution ngayon kung paano nga ba hindi magagalaw or madidistrupt ang laning dito ni Kelra. It's buy time for the gold lane for Smart Omega. Yes, that is true. Buy time for Smart Omega. Now for Echo, same story since they have the Lunox. Meron silang pang rip ng armor and even the defense dito ng side ng Omega. So they will definitely rotate pagka nag-level 4 agad. Ang dami pantakas ng Lunox kapag ka na-force din dito na siya yung habulin. Meron ka bang brilliance? So magiging tricky dito yung kung sino i-dive rather ng side ng Smart Omega. Mm-hmm. And these are your lineups, ladies and gentlemen. And we will be heading into the Celestial Palace in
just a bit. Looking at the draft once again, tingin ko yung ani, yung galaw naman ngayon ng Echo, ang pakiramdam ko, may onting tweak na naman. Oh. Na para bagang something sila new? Naman yung magiging aggressive. Ah. Pero kasi, hindi ka rin pwede maging sobrang, sabihin na natin, aggressive sa tapat ng isang paramis. Yeah. Kasi anytime, pwede kayo mabaliktad ng cult altar. Mm-hmm. Ako maga parang may naka-ready eh. Ito yung klase ng request backup na pagkasabi mo na request backup, nandiyan talaga agad. Tabang agad. Oo, pero parang nakakatakot din dito. Pagka nakakita kasi tayo ng laning wherein meron Digi, Beatrix, actually Digi Lunox, parang instant kill na agad siya. So yun naman yung pwedeng i-force dito ng Echo sa mga lanings nila. So yeah, it's all about execution na talaga pagdating sa laning stage. And at the same time, kung sinong team yung hindi ma-intimidate. Ako nakikita ko... Plus pa, yung Digi na vision na. Actually, ako ang nakikita ko dito, kailangan mag-brace ng Echo for the first few minutes of the game. Kasi yung Lunox, kailangan yung ultimate niya. Yes. Mm-hmm. Si Digi, kailangan makuha yung times journey. So, it's something na gagamitin ng Omega to their advantage, definitely. And dating na natin kung paano i-weather yon ng Echo. Kung merong may kailangan ng disiplina, ito yung oras na yon. Kailangan ng Echo disiplina kasi literal ito yung ano eh, ito yung lineup ng Omega na lahat ay babanggain. Oh, so there is a test of consistency ngayon for Echo for game number 2. Ayan yung bagong skin. Wow! Si Kai Kung Fu Panda skin debut. Sana all. Cute. Ang ganda naman. Game number 2, pagbabawi na ba to ng Smart Omega laban sa Echo. Para siyang logo ng Chicago Bulls. All I could say, parang bagay din talaga na jungler kapag kaganto yung skin, no? Mas bagay siya na nag-jungle. Ang ganda ng effects, oh. Parang pwede din sa itsura nung sa Demon Slayer. Di ba? Bagay eh, no? Hindi mo parang siya nag-jump rope. Kita mo naman yun. Mayroon mga jump rope na ganyan. Yung may weight na jump rope, pero hindi siya talaga yung nag-ano. Why? Ay! Yun lang. First blood. Eto Max has fallen down. At dahil sa pangyayaring iyon, si Ryzen ay magiging aggressive. Zyda, nakikita niya dito na mukhang naaagawan na siya in terms of the jungle and hindi pa nakontento doon yung side ng OMG ay kahit papano iiwan pa nila si Grock dito sa may area para gulo-guluhin ang isang Ling. Knowing Jack, no, is really good in using Grock. So in terms of zoning, that wouldn't be a question for the side of Omega. Now for Echo, kailangan nila dito makahabol kung paano yung naging edge for the side of their mid lane. So kailangan makahabol dito na courtesy na mauna mag-level 4 para makahabol agad dun sa mga early team fights. But right now, it is classic Omega having the attention and the protection para dito kay Kelra. Early game power spike sa dalawang kupunan na to ay disiplina at consistency ang iti-test sa mismong laban na to. Pero first turtle is up. Mukhang magandang pwestuhan ngayon ng Smart Omega. Pati na rin sa XP lane, pero and mid lane, courtesy! Pumasok! At ito yung aggression na hinahanap natin sa Omega nung game number 1. Ngayon, wala nang gulat-gulat yung barangay ngayon kung makakatok na sa gate ng Echo Philippines. Tao po nga, sabi nga sa Echo, pero ginugulungan ng jungle ni Zyda. Si Trimar back away ngayon, pero si Renjo ngayon na may hawak ng Uranus. Omega, magandang setup ngayon sa unang turtle. But speaking of Omega, yes, nakapwesto sa may turtle. Now for Echo, nagkakaroon ng paglamang for outplayed. Having JP on that lane, outer turret energy shield is on his hand. And the more force din dito umuwi, but the turtle will be taken here by Smart Omega. Now Echo, parang interesting yung pinaka-laning dito kasi kanina, si Threemar yung may gamit ng Uranus. Ngayon, si Renshow naman. So, ibig sabihin nun, definitely, I think, baka Renshow, babalik niya yung favor kay Dreamer. Oh, yung mga ginawa nila kanina, yung mga tumambay sa base. I-mirror back. Baka pwedeng ibalik. Oh, Omega now is planning to mirror back what happened nung game number 1. Pero ngayon, cut lane kay Renshow. Oh.
habang naka-farm ng maayos ngayon si Ryzen, it's still reflections of game number one. And courtesy, nagkaroon natin ng konting misplay doon into using the ultimate. Hindi siya lumukso doon sa may kabilang side ng bato. So ibig sabihin nun ay mapipigilan sila. And alam mo, si Kurt ngayon ang magiging biggest threat para kay Renjo. So si Renjo, hindi siya pwedeng maging as confident as streamer noong game number one. Dahil nga, pagka nandun si Kurt, malalagos talaga yung buhay niya. Na-secure ba? Na-secure ba ang purple ni Zyda dito? Pero sa naagaw. Naagaw. Pero for Smart Omega, magandang ikot nila ngayon and they're trying to utilize, pero nirerespeto pa rin nila ang pwedeng power spike dito ng side ni Curtizy. Dahil lahat, all armor, health regen side ng Omega, Chantel. Actually, for Echo dito, ang kinagandaan is yung adaptation, yung pag-adapt na ginawa nila against Smart Omega is to have outplayed. Yung mga kasira agad ng Tori. Having that, since kasira na sila sa may top lane, most likely makakita tayo ng outplayed being part of the team fight, even for JP, since wala na masyadong kailangan depensahan. And speaking of, makalamang, that is a nice skill. Para sa na Echo, this skill ra, na gusto mo mataba agad, umpisa pa lang. Na-realize ng Echo na, teka lang, parang si Kayla ka, hindi natin iniikutan ah. Bigyan nga natin ng isa. Yes. Pinagsama nila si Kurt at si Zyda at kinuha nila yung kill doon at hindi pa sila tapos. Gusto pa nila kumuha ng isa pang tore pero hindi papayagan ni Shakno at gagamitin ni Kurt yung kanyang ultimate para makatakas at si Ryzen ay nabigyan, which means open yung turtle sa side ng Echo ngayon. Trimar on to the aggro. Ngayon, setting up for Echo for this turtle take. Meanwhile, si outplay dito. Magandang pwesto ngayon ng Echo. Renjo is the only one here for the vision as well as Shakno. Hindi muna mag-engage ang Omega. Respeto sa objective na to. Speaking of objectives, for Echo right now, ang nagiging effective for them is every time na may possibility or merong window of opportunity for them na mag-hit ng turrets, automatic, kinakapitalize nila. Look at the middle lane. Meron na agad damage dito. Considering na laging nandun si Eto Max on that lane for defense. So, every time there is outplayed for sure, magbabato siya dito ng bala. And it's something na magiging mahirap at nakakatakot to kung ikaw Omega dahil mamaya, mas liliit pa ang iyong mapa. And even for the other players of Omega right now, medyo restricted na naman ang kanilang movement. Itemization, 4.3k for outplayed. That is again because of the outer turret energy shield. It's still the map control of Echo na talagang nasesecure ang kanilang laning. And now for mid, the mid lane turret, ang target ngayon ng Echo ay bigyan ng open or open up the opportunities para kay Zyda. And outplay, kinapit na agad na kanya flicker, pero meron siya sagot. Pero dahil may curled altar, hindi magmamatter yung ultimate ni outplay. Sumagasa na naman ang side ng Omega. Berserker's Fury, nakuha na ni Zyda. Gusto niya labanan dito si Kelleka. And the defense of Blade is there. At Kelleka dito na na-track ni Zyda kung saan siya pupunta. Pero hindi enough yung damage at Trimark. Sinubukan sa pakin si Renjo, pero parang siya pa ang nasaktan. Ayan ang panggugulat ngayon ng Smart Omega. Mid lane, ibibigay na ba yung tone na to? It's open for Zyda. Pero ang depensa ngayon ng Smart Omega at patuloy pa rin sa mga trades. Speaking of depensa and trades, for Smart Omega, that was a nice initiation para sa kanila. Nakita natin napakagandang setup para dito kay Kelra at yun yung mga kailangan nila if they are up against Echo. Now, they really have to do something. They need a remedy for the types of split pushes na ginagawa ngayon na Echo. Kasi after the team fight, dumiretso ulit, Echo destroyed a mid lane turret, and then Trimar went for the split push sa may top lane. So either they go and kill someone on those lanes, after nila mag-force for a middle lane and go for a wipeout. Trimar, nahatak siya dito ng Shadow Stampede. Pero hindi magmamatter yun at mag-back off yung Omega at nire-ready na sa akin nila para sa panglaban. Time journey is there. Cold Altar na gamit na rin. At ang daming bilog sa ating mapa ngayon. Pero kung papansin ninyo, gusto pa rin lumaban at unti-unti pa ding lumalapit yung side ng Echo, yung OMG, nakapwesto na sa turtle area. Delikadong pwesto ngayon na Smart Omega. Dito natin nakikita, kanina pa to si Trimar on forming this triangle on how to close down Omega sa pag-take ng turtle na to. Are they using this as bait? Sino makuha na turtle? Outplayed, naka-area na, naka-position na. And Kelra, hinahabot si Outplayed dito. Pero yung BMI pa Alex, para hindi tamaan ang shotgun. Walang nagkawala. Pero si Zyda sa may baba. Si Zyda dito lumalaban. And the gentleman, and Echo Max takes him down. That
That is a nice call para sa ating mga players. Pero makikita na natin agad for Echo, ang target nila is Kella. For Omega, they just need other players para magkaroon ng front and then boom, isang blazing duet para kay Kella. At pumasok na ating resident boxing Echo si Paquito. At count out na naman pati times journey. Nagkasabay ng gamit. At Rimar, sinapak mga kaibigan. Count played when the shotgun plays. Rise and fall and down low. Echo Philippines, meron din silang sagot. Mata sa mata, pangil sa pangil. Grabe naman yung laban na yon. Outplayed on a 2-0. A trade for one to none. Ngayon, activation na ng gold lane members ng Echo. On to the fight. Dediretso nila sa pagkuhan ng mga turns dito, Chantel. For the side of Echo, ang kailangan na ma-build dito ni Outplayed is more on the defensive items na since siya din ang tinatarget ni Kelra. Now for Kelra, he wants to go for a Wind of Nature. Wind of Nature with this Vampire Mallet na rin. So courtesy, meron na ding Genius One about the Omega right now. Kahit sinong makasasalubong nila. Yun yung binagitin batis na lahat, mabanggain. Nakalusot pa sa eskinita si Trimar. Safe sa pagkuha ng vision. Hindi kinasya. Alam mo bakit hindi kumasya eh. Heavyweight kasi. Heavyweight champion. Hindi na yung pang featherweight lang. Pero kumasya. Kumasya. Dahil nga, may player. Yeah. Na-counter pa rin. Safe pa rin doon si Trimar. Ito yung mga moments. Kung gusto mo ng vision at gusto mo ng information, kailangan hindi ka masyado lumalim. You still have the Ling. You still have Zyda na pwedeng ma-utilize dito on the map control. Medyo sumasakit na rin ngayon si Outplay, the level 11. Oh, ramdam na si Outplay dito. Now for the side of Echo. For JP, yung tali niya dito, as much as possible, dapat hindi ma-force against the Chakno or pwede kapag hindi naka-flex ang Brock. But right now, Omega, this is a different type of play we're in. Magkakatabi na sila. They have a single player na dumedepensa on the top, which is Rensho. Movement speed-wise, mabilis. Oh! And outplayed! With the damage! Outplayed! Ano yun? Sinorpresa ng shotgun. Literal, shotgun sa mukha. Literally outplaying the other players of Omega on that shotgun. Nahuli si Eto, Max! Walang ID! Nahuli siya nung guard! Oh my goodness! Look at that! Outplayed, ladies and gentlemen! Making a statement dito sa unang laro niya sa May Season 10. Dito natin may kita that for Outplayed, it could have been the result of being teammates with Smart Omega. Kasi Smart Omega, before, alam mo kung saan talaga sila po position pag mga gantong klaseng teamfights. So Outplayed, predicting kung saan manggagaling at papuesto ang mga players ng Omega. Now for Omega, they need one that could go and take all the damage of Echo. But courtesy has the Genius Wand for the rip of that magic defense. Kailangan talaga ma-reach si Outplayed. Kung kuhunin naman dito si JP, delikado din. Courtesy, hindi rin ito magiging magandang option. It's only Outplayed na kailangan mabawasan dito ang damage output ng Echo. Name OMG scenario with the movie title, Saving Private Kelra. Saving Private Kelra. Hindi pa pwede na si Kelra dito ay tumumba. Dahil in terms of damage output, kaya ni Kelra ngayon. Grabe. Pero, sakit. Ang sakit din ng members ng side ng Echo. Ano na ba ngayon ng items ni Outplayed? Look at the damage dealt wow. Right now. JP! JP! Wow, Dogie is back! Dogie ba? Dogie is back talaga! Top of the charts! Dogie is back and JP is back! Ito na nga yung pagbabalik ng imagine ating mga for legendary encounter. Ay. May naramdaman ng Omega! Pero ang ganda ng pagkakagard yung barrier, but at the same time, it betrayed them! Kaya naka pumasok! Naka-alter pa! Outplayed! Hinahabol na! At nahuli na ng Omega! Yung gusto nilang target! At hindi sila magpapapigil! Ryzen, galit na galit na! Courtesy goes down! Trimang! Nakita ni Renjo na yung Ryzen at yung Chaklo! At si Trimang dito ang bahala kay Kelka! Nakahuli pa lang isa sa back! Zyda, tutulong ba? At siya yung pinuntahan na target ng side ng OMG! Intense mechanics para sa Trimang! Hindi pa rin tapos! Hindi pa rin tapos! Round 2! 3v2! 3v2! Si Kai! Ryzen tumatakbo! At si Trimang! JP, talagang nandito pa sa gitna at nakakita na ba kayo ng itlog na na-corner? Eto na!
JP falling down Omega sa unang kagat. Ito na nga ang laso na daan-daan gumagapang mismo sa mga ugat ng Echo. Nice decision making para sa side ng Omega, pero Echo may sagot pa rin. Nakakuntitinan natin for the side of Omega, napakaganda ng paggamit doon ng conceal play for the side of Chaknu. So with that, after nung kanyang paggamit or paggamit dito, rather ni Etomax na kanyang cult altar, automatic dumiretso sila. And right now, Omega, si Kelra mismo ang nagse-set up ng play para sa kanila dahil madali lang naman na umalis dun sa side ng Echo. Now advancing again. Confidence JP is never an issue pagdating kay Kelra. Basta makita si Kelra ng opening, papasok at papasok yan para i-take down ang kanyang mga kalaban. Ngayon, our Lord area is definitely on the side of Omega. At kung papansinin mo ang Echo, down sila ng one member. Pero luckily, yung one member na yan, nandun sa area mag-respond. Dito natin may kita kung sino nga ba makuha ng Lord na to. Haram mula kay Chaknu. Oh. Sino nga ba makaka-retreated? Look at the damage. Kumunay kay Kelra. Gumawa sila ng area. Gumawa sila ng plano para mapilit yung cult altar, para ma-distract yung side ng OMG. Pero yung OMG din dito, grabe yung mental fortitude. Nung nakita nila na binaba natin si Kelra, cult altar mo lang. Dito tayo sa may Lord mag-focus. Tapos reset tayo after that. Reset, tapos meron pang Lord spawn ka agad, Chantel. Magpupush ngayon ng Smart Omega. Pero ngayon si Zayde mukhang papanganib. Dalawa dito mula Smart Omega pwede kumuha kay Ling. Oh, konting dahan-dahan muna tayo dito. Mid lane is gonna be the push for Smart Omega. For Smart Omega, they could push for team fight dito sa may middle lane since Chaknu is there for the wild charge. And look at the damage of Kelra. Now again, for Zayda, ang pinaka naging option na lang niya dito is to clear the minion wave, cut the minion wave para hindi mag-flow dito for the side of Omega. And it's something na kailangan din bantayan ng side ng Omega. But for Echo, kailangan nila ditong mapalayo si Etomax kay Kelra. Or ang pinaka-targetin na agad nila is si Etomax para if ever man na magkaroon ng chance na hindi makapag-gold altar dito si Etomax para kay Kelra mismo. Kung magagamitin niya for himself, not for Kelra. Yes, and sa nakikita natin dito, nagsusplit na rin si Zayda kanina, so they need to be wary. Sa wave clear ngayon ng Echo, meron pa rin comeback potential dito ang Echo on how to turn this around. Pero kailangan din ng respetuhin ngayon ng damage output ni Kelra at ni Etomax. Dito naka-fleeting time na ano ha, na Faramis. This is a burst Faramis, Lightning Truncheon, Enchanted Talisman. It's the same. Amplified. Kumbaga, it's amplified. It's the same with the idea ng damage dito ni JP. So labanan talaga ng mga supports natin. And talking about comeback potential for Echo, nakita natin dito yung continuous knock-up for the side of a 3-mar. So yun yung kailangan nila i-continue, but at the same time, they really have to finish that kind of play. So itemization-wise, it wouldn't really matter as of the moment dahil lahat ng mga players natin ngayon ay meron ng pang-counter sa isa't isa. But speaking of immortalities, dalawa pa lang yung naki-immortality para sa ating mga players, and these are the post 5. We have JP and Chaknu. Later on, or mamaya dito sa ating another Lord fight, doon magiging crucial. And even for JP, after that immortality, meron pa pala siyang winter truncheon. So kailangan i-take note ng Omega yung mga ganong klaseng timers. Hinahunting ngayon ng OMG yung Ling. Alam nila na yung innate si Zayda capability ng Ling na mag-cloud walk doon sa mga areas is definitely damage. Something na gagamitin ng Echo sa kanilang advantage. Yung damage nga na tinukoy mo kanina, napakataas na kay Kelra. Kaya nga dito natin masasabi na kailangan ng saving private Kelra. Kailangan talagang bantayan si Kelra at all costs. Hindi siya pwedeng tumumba, hindi siya pwedeng maabot nila Trimar dito ng basta-basta lang. Kailangan siyang maprotektahan para sa barangay. Secured the backlines nga ba? Ooh! Oh. At habang nangyayari, napakabilis naman nun. Well, Lunox, Ling, tsaka Beatrix, mabilis talaga mag-take ng objective yan. Ngayon ah, sa mismong laban, hindi man lang dun lumapit. It's all about the push ngayon ng Smart Omega na talagang pinapantayan din mismo yung freeze lane sa oras na to. Yes, and speaking about this time for Echo, nice decision for them. Considering na nagsuzone out dito or nagbe-bait yung ibang players na Echo para makuha yung atensyon na side na Omega. And these are the times we're in
for Omega, kailangan din nilang silipin yung mga bigger objectives because right now, the Lord will march in dito for the side of Echo. So we have players from Omega. Take note, sila yung dedepensa pero sila yung naka-advance and it's something because they could go for a surprise. Blazing do it again for Kendra. But three more TZ. Talagang hinahanap niya kung sinong pwedeng anytime ay masuntok eh. Activated ba yung jump stance niya na kailangan nilang bantayan dito si Kellra at all cost. Sa depensa na gagawin nila ngayon. Alam mo, nakikita ko lang ngayon, Omega JP, has JP. The win on the kill count. Pero si JP ay may immortality. And at the same time, he has a times journey. At kulang ang arsenal ng Echo dito sa next na laban na magaganap. Fortunately for them, 100 seconds pa ang next spawn ng Lord. So, hindi din magiging sobrang aggressive ng OMG even if natanggal nila yung Digi. Because at the same time, Digi pa rin yan eh. Oh, Digi pa rin. May vision pa din eh. Yung pagiging, sabi mo ngayon, pagiging itlog. Oh, pagiging vision sa pagiging itlog. May vision pa rin. Sa pagiging itlog. There are no small roles sa yes. ML. Paano yung cuckoo? Cuckoo. Tama, di ba? Tapos, pangumaboy na Digi walang is small back. Roles, kahit itlog ka. Oo, kumaga may vision ka pa rin. Everything na may kita mo sa mapa, pwedeng-pwede yan. And knowing na kulang ngayon ng time's journey, pwede pumasok anytime ang Smart Omega. Uy, si Trimar! Si Kellra target! Trimar TZ, nahahabol niya dito mga kaibigan si Kellra, pero nagamit na yung Cult Altar. This might be the opening na hinahanap ng side ng Echo Philippines. 45 seconds till the Lord respond. And, by the way, eh syempre, kailangan mo pa rin ma-realize dito that yung mga spells natin ay up na. Ang natatangin na kita ko lang na down onto the side of Echo is going to be the flicker on outplayed. So, next fight, mas madali siyang hulihin. Kumbaga parang, maganda na nabagit mo dito walang flicker. Kasi imagine mo, Chakno also has no flicker, pero mas mauna siyang magkakaroon against outplayed here. Pero nagbabantay. So, niya, oy, wait nagbabantay yung Echo. Shadow Stampede. May makahabol testing ba? Lang. Nakatakbo na naman yung members dito ng side ng Echo even if pinipilit na sila ng Omega maging aggressive. Damage check lang daw muna para damage sa atin. Damage check. And forcing out ultimates. Yes. And it's a good thing here for Omega. Yun yung edge ngayon ng pagkakaroon ng Faramis kasi imagine after the first kill, automatic agad, lumulusot kasi siya sa pader. So, forced yung teamfight. Kahit gustong humabol dito ng Echo, mapoforce talaga silang gumamit na retribution. Now, courtesy naman ang walang retribution. 30 seconds bago magkaroon dito si Outplayed. And it could be a bait here for Omega. But look at the position here of Saida. Magkiklear mo talaga muna siya ng minion waves against the players of Omega right now. And this is high level of Mobile Legends gaming because all the players are considering kung saan ba talaga sila pupuesto and who is the target for every team fight. Ito nga ang cine time, prime time. Ito nga ang storya ng ganti ng api. Ito nga ba ang ganti ng api? Ito na nga ba ang pagbabawi ng Echo against Omega? Lord, pinapatunog na lang. This is a Lord dance sa laban na to. Sino ba ang unang aamba? Sino makuha ng Lord na to? Zayda. Aabangan natin yung lahat nandun eh. Na sa may pader. Sinusubukan siyang i-take down dito ni Grock. Si Trimar nakikita nila nandun sa may top lane. 21,000 si na lang yung buhay ng Lord. May flicker si Chakno. Kellra onto the blazing duet. Kumukonekta kay JP. Yung oh, damage si Zayda yung ba? Lord! Eh, si Zayda, si Kellra. Meron pa siyang BMI. And nagkakapaluan. Mga kaibigan, napatalo ng Lord. Omega gets the Lord. Ladies and gentlemen, pero sila. Unti, tumulong pa. Trimar. Galit na. Niiyakap na si Etobas. And one more hit. The dash is there. Renzio tumakatakbo. The last man standing. Para sa side. The OMG. Echo. Matatapos ba nila ito? Ito na nga ba? May lunas nga ba ang Echo sa komandag? Nararamdaman nila ng mid game. Outplayed. Echo. What a play. Ito na nga. Oy, may minion wave. Si Renzio sinusubukan mga idepensahan. Buhay pa. Buhay pa. Hindi pa tapos. Moment. Tapit na kayo mga kaibigan. Ang side ng Echo. Biglang lumabas yung Lord. Oh my goodness. Trimar. Kailangan mo itakbo. Oh my God. Yung base. Sa may base. Yung base. May dalawang yung minions. Base. Yung base ng Echo. May tatlong minions. Minions. Minions ngayon for Omega. Una kakayanin pa ni Trimar. Courtesy 30 seconds. Si Renjo. Oh
At eto na ang barangay! Kumakatok na! Kumakagat! Galit pa! Ang kumandat! We're rising! Kumakat na! We're heading to a game number 3! Welcome to Primetime Saturday! Omega! Walang nakalunas sa unang kagat ng kamandag! Walang sweep! Game 3! Weekend ngayon! Sulit lahat ng mga games just when we thought that it is Echo winning that game. Sakto yung spawn ng Lord. And it was a game after nung spawn na yon, meron pang middle lane. I mean, meron pang minions na dumating. And yung teamfight, let's be honest, Echo yung nanalo dun sa teamfight na yon. But because of that Lord secure ni Ryzen at yung pag-spawn nung Lord, yun pa ang kinaganda para sa kanila. Napakaganda! At sumakto naman, ang nabuhay si Rencho pa na napakakunat talaga. Look at that. Smart Omega with the clutch. Sabi nga natin kanina ng game number 1, parang sobrang disiplinado ng lahat. Pero pag star match talaga, hindi pwede na hindi pupunta ng game number 3. Ginoong Valdez, alam ko nanonood ka ngayon at nandiyan ka sa area. Alam kong gustong-gusto mo itong naganap. Ito yung mga moments sa ating game. Oh my goodness! OMG! Literal, OMG!